Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin itong panghihimasok na ni Raffy Tulfo sa issue ni Aura ayon sa kanyang programa kanina, no? It's about an hour ago nung nakita ko yung post ng kanyang video na ngayon ito matabo na ng more or less 200,000. And nakita ko nga ito na share ni Sir Kokolokoy ayon nga dito sa isang PodMap galing sa Impact Leaders. Here we go again. So sabi ni Police Colonel Edward Katiyog, which is naiinis ako sa kanya 101%, no? Dapat ito ma-seminar ng Police Las Piñas eh, no? For standing on his ground. Itong si Sir Katiyog, ang ina, nawala ang bayag na naman kay Raffy Tulfo. So, eh alam mo naman si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Which is, doon actually siya nagbe-base, naging statement nung complainant. Ngayon, nagsalita na naman to si Raffy Tulfo. Ay hindi, sir, mali ka dyan, sir. Huwag, sir. Huwag ganun. Palibasa gay, gusto makita agad katawan ng isang lalaki. Siguro, may pinagmulan yung kaguluhan. Paano niyo po nalaman na nagsasabi ng totoong isang complainant na pinaghuhubad siya ni Aura? Okay? So again, there is a story behind this. Meron tatlong storya dyan. Yung storya ng complainant, storya ng mga kaibigan ni Aura. At hanggang ngayon nga, hindi ko naririnig na nagbibigay ng statement si Aura. No? At ngayon, meron po tayong ipapakita na CCTV footage ng mismong nangyari. Paano nagsimula itong gulo ni Aura. Now, Aura can debunk, no? Pwede niyang pabulaanan as he like. But then again, marami pong naging witness. Mga waiter, mga bouncer, at ang CCTV. And definitely, magkakaiba po ng issue. Kasi based doon po sa nagnanarrate ng nangyari doon sa loob, nangyari po sa loob pa mismo, nagsimula. At si Aura at ang pagiging gay niya ang naging rason kung bakit sila napunta sa gulo na to. Hindi po ako nagsasabi. Nagsasabi po niyan is yung complainant, yung CCTV, at yung isa sa mga empleyado ng bar. Okay, so papanoorin natin. Ang mahirap dito kay Raffy Tulfo, nakakatawa rin, pati to si Attorney Garrett, na nakakadismaya. Bilang siguro isang abogado, no, dapat ito maano na natin sa ano eh, sa IBP. Hindi siya dapat nagbibigay agad-agad ng opinion hanggat hindi niya nalalaman yung buong istorya. Kasi ang naririnig lang nilang istorya is yung nanggagaling sa side ni Aura. Okay? Ang nakakatawa pa dyan, bakit nga naman ba hindi nagko-complain? Ngayon, isa sa mga sinasabi, mamaya sasagutin natin mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo. Since may complain na against kay Aura, ang gagawin ni Aura, magka-counter siya doon sa complain na yon. Otherwise, pwede siyang mag-counter. Kasi ang pinapalabas nila na yung kampo daw na itong mga lalaki ang nag-umpisa. Obviously, dito sa CCTV, si Aura ang nagsimula. At doon sa mga kaibigan niya, nagmuha ng mga kwento, pwede rin po kayong pakasuhan, no, ng libel ng taong pinagbibintangan ninyo na manyak. So maghanda-handa rin po kayo. May mga tao po na mga nagsidilitan na ng kanilang mga post. So let's see what will gonna happen. Okay? So ito po yung video. Medyo mahaba po itong vlog na to, pero mas maganda na makita natin ang angulo mismo ng mga taong nagtatrabaho sa loob. Muna tayo dito sa video 1. Nag-umpisa kasi yan dito sa 9:30. Para makita natin yung kasiyahan ng kabilang table at yung grupo ni Aura. Well, basically, hindi naman sila magkagalit eh. Kumbaga magkakakilala yung kasama ni Aura at yung guy na involved. So, if you can see, ito si Aura na nasa cruiser. At saka ito yung guy na naka-gray. So, nung nakikita nyo, hinuhubad ng guy yung ano, yung pants niya. Kasi yun ang request ni Aura. Hindi nagsimula yung issue. Walang issue na hipuan. Nagsimula yung issue dahil
itong guy na naka-gray gusto magpa-picture dito sa kay Aura. Pero ang sabi kasi ni Aura, in order na makapagpa-picture, kailangan muna ng magubad ng pants ng guy. So, as you can see, wala nang tugtog dyan. Nagsasayawan na lang sila. Nagkakatuwaan na lang dito sa video 1 na ano na footage. So, ayun, tingnan nyo na mangyayari na kitang-kita dito sa video na magkakaibigan itong mga yung grupo ni Aura at saka itong guy na naka-gray, naka-yellow at saka naka-black. Ayan. Ayan yung guy. Nagkakatuwaan sila dyan, actually. Ayan. So, makikita sa video na pinapababa na ni Aura yung mga kasama niya. Kasi nga, para matupad yung dare niya dito sa guy na nakulay gray. Tingnan mo, nakikita dyan kasi nung during party, nagkakasiyahan yun sila. Ayan, magkakakilala yan, oh. Kasama ni Aura yan yung guy na naka-white. Ayan, magkakasama yan. Ayan. Wala, okay na okay yung pag-alis ng mga girls. Wala talagang issues. Ayan. Pinababa ni Aura lahat ng kasama niya. And tingnan mo si Aura nag-stay dito. Kasi nga, hinahamon niya itong guy. Ayan, pinababa niya lahat. Hinaya na siya ng kasama niya, na naka-sando. Pero ayaw niyang bumaba. Ang rason kung bakit ayaw niya bumaba is meron siyang dare dito sa lalaki na para mapagbigyan magpa-picture, kailangan hubarin yung pants. Ayan. So, nagsimula sa mas maganda sa 9 at until dito sa oras na yan. Nilapitan ng guy yung si Aura. Kaso nga lang, ang sabi ni Aura dito, na ano may ano siya na babad trip na siya kasi hindi pa naghubad ng pants yung guy. Actually lahat ng kasama dito pinababa na. Tingin ko napapansin niyo and magkakasama yan sila. Lima yan sila na grupo. Ngayon pinasara ni Aura yung pinto. Ayaw niyang paalisin itong grupo na to hangga't hindi naghuhubad ng pants tong guy. Ayan. Eh nagkakaasaran pa yan sila dyan. Actually, biruan lang yun eh. Kaso nga lang sineryoso ni Aura. Kasi yun yung dare niya dun sa guy. Ayan. As you can see, dyan na nagkaroon ng confrontation. Ito sila banda. Yan, ito banda yan. Yan, dyan na yung parang gusto niya pahubarin. Ang problema, hindi inubad ng guy. Ang ginawa is, instead niya yung short, yung t-shirt yung hinubad. Makikita naman dyan eh. Na t-shirt yung hinubad. Ayan. Nakahubad na yung guy dyan. Ayan, nakahubad na. Kung napapansin, tinutulak ni Aura. Ayan, nakahubad na. Ngayon, yung bouncer namin, since bawal magubad sa loob, sisitahin niya tong guy. Ayan, sisitahin niya yung guy. Ayan. Para may better picture tayo, punta tayo ng video 2. Babalik lang tayo dito sa video 1 mamaya. Punta tayo sa video 2. Para makita natin yung pinaka close up sa pangyayari na yun. Doon na tayo sa nagubad na yung guy, no? Forward natin dito. Forward natin kung saan na nagubad yung guy. Ayan, pinapababa lahat ng ano yung kakalam ko pinahubad ng ayan actually okay sila ni Aura at saka yung guy masama lang loob na ni Aura at gawa nga ng hindi na pagbigyan as you can see ayan. As you can see nag-uusap sila dyan. May nag-golden hands pa nga sila eh. Sana yung ano, footage na yan. Ayan, nakalabas na yung mga kasama niya eh. Ayan, nagpapaalam na nga yung mga ano, yung mga kasama ni Aura.
Ayan, nilapitan niya, inakbayan niya. Ayaw magpakbay ni Aura. Kasi, actually, nung during party, masaya naman sila eh. Gusto niya lang talagang pahubarin yung guy. Kaso ayaw ng guy. Ayan. Masaya pa sila, nakangiti pa nga si Aura. Oh. Ayan. Ayan, pinasara niya yung pinto. Ayan. Okay nga sila eh. Nag-aan pa nga sila. Nag-holdingas pa nga sila. Nagkukulitan lang yun sila. Kukulitan lang yun sila. Dito na yung ang issue, ano, nababatrip na siya na hindi siya napagbibigyan na magubad yung guy. Tapos sinasabi ng mga nasa paligid niya, magubad ka na kasi pre, para makauwi na tayo. Yan. So, as you can see dito, hinubad ng guy yung t-shirt niya. Hinubad ng guy yung t-shirt niya. Ang gusto niya mangyari is subarin yung short. Kaso nga lang t-shirt lang yung hinubad. Tutulak niya yan. Yan. So, yan. Tingnan niyo. Nakahubad yung guy. Ang gusto kasi ng ni Aura is yung pantalon. Sinta siya ng bouncer namin eh. Dito na magsisimula yung commotion dito sa loob. Nung papalis na yung mga lalaki. So balik tayo sa video 1. Pero ito ka, play mo na natin dito. Yan, hinihatak na ni Aura yan. Tingnan yung closer. Hinahatak na ni Aura yan yung guy. Makikita naman dyan sa video kung paano hinatak ng guy. Ayan, nagkaroon sila ng rambulan dyan. Ngayon, punta tayo sa video 1. Pagdating natin sa video 1, punta tayo dun sa inatak na nagbihis na yung lalaki. I believe dito banda yun. Ayan. Ayan. Nakaubad yung lalaki dyan, di ba? Ayan. Sinita ng bouncer namin. Ulitin ko lang to make sure. Ayan. Ibinalik ng guy yung damit niya. I-close up mo, Fred. Balik ng guy yung damit niya. Ayan. Nung pagbalik ng guy ng damit niya, palabas na sana siya. Ang problema, hinahatak siya ni Aura dito. Tingnan mo kung paano siya hinatak ni Aura. Yan o, hinila o. Tingnan mo sino una ng ano, kung paano hinatak ni Aura yung guy. Ayan. Ayan. O, natumba pa sila. Sobrang punit niya yung damit ng guy. Galit, galit na galit si Aura. Hindi niya pinapalabas yung guy hanggat di naguhubad ng short. Ng pantalon. Ng pants. Ayan. Ito yung guy, tingnan nyo yung guy. Ito, yan. Habulin pa yun ni Aura para itulak. Yan. Tingnan nyo kung sino yung unang nagalit. Sino unang naging physical. Naging ano, nag-aalboruto na si Aura dyan. Yan. Inawat na siya ng bouncer namin eh. So dito parang nagtatawanan pa si yung guy, hindi pa inaano kasi nga akala na ano, pero naiinis na rin yung guy kay Aura kasi na masyado na physical yan. Tutulak pa yan ulit. Focus mo dito. Tutulak pa yan ulit. Gusto na umuwi ng guy. Actually, gusto na umiwas talaga. You know, nag-self-defense na yung lalaki. Tingnan mo, tunulak pa. Ngayon, inaawat na siya ng bouncer namin. Pinalabas na yung guy. Itong mga bouncer namin, nag-respond agad para mapigilan. So, dito na tayo sa video 3.
dito sa video 3, makikita natin na ano, dito na tayo banda kasi palabas na yan sila eh. Forward natin. Yan yung mga nakalabas yung tropa eh, ni Aura. Yan yung pinasara yung ano, pinto. Ito na yan. Ayan o. Ito na yung parang nakalabas na yung guy, pinapalabas na ng bouncer namin. Yan, tinutulak ni Aura. Yan o. O. Tinaas na yung kamay ng guy, ayaw mo laban niya, pero tinutulak pa rin ni Aura. Walang hipuan na nangyari. Yan o, nung bouncer namin, responde agad yung mga bouncer namin para awatin si Aura. Alam na mga kaibigan ni Aura kung sino talaga yung may issue ng time na yan. Yan, dinutulak na ni Aura yung mga bouncer namin at dali-dali na umalis yung guy. Nakikita yan dito sa video 4. Dito sa video 4, makikita mo kung gaano ka-aggressive si Aura sa part na to. Na ano, ayan. As you can see, bumaba yung dito, backward pa natin yung bumaba yung guy. Ayan. As you can see, bababa yung guy dito. Galing yun sa taas kanina nung tinulak siya. Tapos tinaas yung kamay. Ayan. Tumakbo pa yung guy dyan. Ayan si Aura. Ayaw talaga magpaawat. Tingnan yung ano. Yung mga bouncer namin todo responde yan para maiwasan yung gulo. Ang problema yan. Kung hindi siya pinigilan, laglag siya dyan. Oh. Oh. Gusto talagang saktan yung lalaki dahil hindi siya napagbigyan. Yan, tingnan mo. Tingnan mo. Ilang bouncer yan? Dalawa. Tatlo. Para maiwasan lang yulo. Ang problema nga lang, ang dami ng kasama ni Aura, 24. 24 na katao yung kasama ni Aura. Siyempre, pagka sinimulan ni Aura yun, pati yung mga kasama niya, ano din talaga. Ayan o. Ayan o. Muntik pa siya malaglag dyan pero nawakan siya ng bouncer namin. Pinipigilan siya ng mga kasama dyan pero ayaw mag-awat. So titingnan natin dito sa bandang entrance, makikita natin dito kung gaano ka-aggressive si Aura. Ito na yung video 5. Itong video 5, makikita natin dito na ano, ay hindi, ano lang to, glimpse lang to na parang nagka, ano, napalabas na. Ayan na ito. Makikita dito na rumisponde agad yung mga kasama ni Aura nung bumaba yun. Yan yung guy bumaba. Ayan. Bumaba yung guy actually. Kawawa nga yung guy kasi punit-punit yung damit. Ayan. Ayan, bumaba na yung guy. Para umiwas lang sa gulo, yan o. Ngayon, yan din yung mga kasama ni Aura. Ayan. So, ang dami yung mga kasamang lalaki si Aura. Pati yung mga babae na nagsiunahan ng bumaba. Nagsiakyatan ulit o, yung may dalang rose. Ayan. Nagsiakyatan ulit. Ayan. Tinanin mo kung gaano ka-aggressive si Aura. Ayaw magpapigil. Tinanin mo. Ayan. Sinasabi niya yan, gusto niya sapakin yung lalaki. Tapos dito tayo sa video 6. Balikan natin kung saan umalis yung ano namin. Ay umalis yung ano yung lalaki. Ayan. Yung babaeng ano na dito eh. Umakyat may dalang rose. Ayan yun. Ayan yung guy. Tama. Ayan yung naka-gray na guy na lumabas na sa premises namin. Ayan, lumabas na.
Mamadali nga siya kasi nga ayaw ng gulo. Tapos magsisiakyatan yan. Sabi ng guy dun sa labas, naawatin si Aura. Kaya yung mga guy, nagsipasukan sa loob. Awatin si Aura kasi ano, ayaw magpaawat. So makikita natin dyan na kung gaano siya ka-aggressive. Ayan, mga bouncer yan na nag-respond agad. Nag-respondi agad para maiwasan yung gulo. Kaso nga lang sobrang dami ng kasama ni Aura. At gusto niya talagang sapakin yung guy sa labas. O yan o, tinan mo kung gaano ka ano. Gaano ka violent si Aura dyan. So balik tayo dito sa last part. Simula na umalis yung guy sa actually hindi makikita yung guy dito eh. Dito dumaan sa ano yung nung umalis eh. Mga 1:45 ata. Ayan o, si Aura. Yan o. Ayan, di naman pigilan si Aura dyan. Doon na nagsimula yung gulo. Ngayon, yung guy gusto niyang sugurin. At yung mga kasama ni Aura, wala na kami footage dyan na ano, further doon sa unahan. Pero gusto ng guy, gusto ni Aura sapakin yung guy. Then dumating sa punto na nakisali na rin yung mga kasama ni Aura. So basically, wala talagang hipuan na nangyari. Kasi kapag dating sa hipuan, masyado kaming sensitive dyan. Masyado kaming hands-on. As you can inquire, you can also go to the police station ng Saiz dito sa poblasyon kung gaano kami ka hands-on pagdating sa mga ganyang issue. Sa okay guys. Balik tayo dito sa ating ano. So, obviously, no, itong si Rafi Tulfo bilang nakakatawang senador at you know, nakikisaw-saw sa issue, okay, ni Aura with the title pa Idol Rafi, sinupalpal ang cup ng Makati. Unang-una, hindi ko alam kung maiirita ako dito sa police na to, no? Na sinupalpal di umano ni Rafi Tulfo. Sisimplihan lang natin yan, guys. One, pag merong ganitong issue, mayroong magko-complain dyan. Sa complain, yung complainant, mag-file ng salaysay niya. At pagdating guys sa piskal, no? Manunumpayan ako naman yung nakalahad doon ay totoo. Okay? Pangalawa, pag meron ng complainant at yan ay na-file na sa fiscal, papadalan po ng copy yung kinomplain para sumagot. Doon na ngayon magka-counter si Arwa. Si Aura sa nangyari. Ngayon doon po sa mga kaibigan ni Aura na nanghimaso, napakalayo po ng kwento nyo doon sa pinakita nating CCTV. The other thing is, I want to challenge the person who's claiming na siya raw ay minanyak. Obviously, walang minanyak yung gustong paghubarin ni Aura. So, nag-umpisa talaga yung gulo sa pagiging bakla ni Aura. Kasi bakit mo nga naman paghuhubarin ng pantalon ng isang tao? Ngayon kung hindi ka pinagbigyan, diba? Magagalit ka. Ilang beses niya bang tinulak yung lalaki based dyan sa CCTV footage?
At yung nagkukwento mismo, nando doon at nawi-witness nila kung ano mga pinagagawa nung tao. Diba? Ni Aura. So, hindi nyo ba nakikita na hindi lang kayo ang potensyal na tao doon? Hindi pwedeng, hindi maaari na yung side nyo lang ang pwedeng maging storya. Sabi nga ni Raffy Tulfo eh, Bible truth. Diba? Akala ni Raffy Tulfo, bilang siya isang senador na ngayon, eh akala mo siya na yung pinaka, mas alam niya ang proseso ng law enforcement. Ang nakakairita na naman dito sa mga polis natin, which is dapat ma-call out natin mismo, ang PNP chief, na dapat you guys should stand on your ground. You don't need to explain to Raffy Tulfo kung ano man ang laman ng salaysay ng isang complainant. Hindi ba? In the first place, hindi trabaho ni Raffy Tulfo ang mag-imbestiga. Hindi siya dapat nandyan nakaupo sa RTIA. Dapat nakaupo siya sa Senate. Hindi siya dapat nangihimasok sa mga trabaho ng mga pulis at pagmumukain kayong mga pulis na mga walang na pinagmumukha kayong mga pulis na mangmang. So obviously, yung sinabi ng pulis na nag-handle ng kaso, no? Yung hepe diyan sa police station na yun, eh nagsasabi ng totoo based noon sa sinabing salaysay ng complainant. Dahil kung ano yung sinabi ng salaysay ng complainant, yun yung nangyayari at yun yung nakita natin sa CCTV. O, diba? Ngayon, kung kayang i-debunk, no, ng grupo ni Aura kung ano yung nakita natin sa CCTV, then mag-file kayo ng complaint. Sino ang minanyak? Sino ang nangmanyak? Ako naman, I will challenge yung grupo ng lalaki, no, ni alias Mark. Mag-file kayo ng patong na kaso. Pwede kayo mag-file ng libel. Pwede kayo mag-file ng perjury. Okay? Nagbibigay kayo ng peking salaysay. Sa lahat po nag-post na nagumawa ng istorya nila para lang palabasin na si Aura, okay, eh ginawa lang yung dapat bilang isang kaibigan na lalaki. Ang mali pala, based dito sa kwento, no, magbabase tayo guys sa CCTV. Kitang-kita naman natin. May gusto magpa-picture. Before magpa-picture, kailangan ihubad mo na yung pantalon, no? Ayon dun sa kwento, ayon sa CCTV. Instead, hinubad na lang yung shirt ng lalaki. Nung hindi na pagbigyan, nag-escalate, nag-aggravate, nanunulak na si... Alam nyo guys, sa simpleng panunulak, yun po ay slight physical injury na. Ilang beses niyang tinulak? Ilang tao ang kanyang tinulak? Yun yung tanong. Imagine ninyo, ilan counts ng physical injury? So lahat po ng tao, no, na nasaktan ni Aura, pwede na po kayo mag-file ng slight physical injury na reklamo. Ngayon, lahat po ng mga tao na gunawa kayo ng kwento, file niyo po ng cyber libel. Diba? Kasi yung mga posts nila eh, gumagawa sila ng kwento. Ngayon ang tanong dyan, bakit nga ba hindi nagbibigay ng statement si Aura? Dahil alam siguro ni Aura na may mga CCTV. Na lahat ng galaw niya eh recorded. Ulitin ko, I have nothing against this person. Pero yung panghihimasok ng mga kaibigan niya plus ni Raffy Tulfo, diba? Gagamitin niyo pa yung mga impluwensya niyo. Lahat po, no, nung nakisimpatsya kay Aura, hindi ko alam kung saan kayo dadampotin yun. Kasi yung mga pinagsasabi niyo, eh, ibang-iba sa nakita natin sa CCTV. Okay? So, again, another palpak day for Raffy Tulfo.
for the views. Nawala naman siyang wala naman siyang naituro sa mga tao. Diniscriminate. Siguro nga na discriminate pero nabastos ang isang lalaki ng isang bakla. 'Di ba? The way I see it, the guy, he was a very gentleman, hindi niya pinatulan si Aura sa mga pinagagawa niya. Baka sa ibang lalaki yan, bugbog sarado na yan si Aura. Kasi number one question is, bakit mo pinaghuhubad ng pantalon yung tao? And the way I see it, parang bata pa yung lalaki. Pwedeng older than 18 but younger than 20. Ilang taon na ba si Aura? Sana po ang mali ay mali, no? Dito sa atin sa Pilipinas. Dapat ang mali ay mali. Huwag po natin pagtakpan ang mga tao. Not because they are influential, they are famous, and whatnot. Diba? The next time, Mr. Rafi Tulfo bilang isang senador, sana i-practice nyo rin po yung pagre-research nyo. At saka yung mga due diligence ninyo, lalo na kung magbibigay kayo ng opinion. At kung hindi nyo po kayang respetuhin ang ating kapulisan, they know better than you. You should know that. I don't need to reiterate yung mga sinasabi ni Atty. Libayan na wala kang pinag-aralan or hindi ka nakagraduate. They know their job. They know better. At wag na wag mo sanang panghimasukan ang mga issue na hindi mo dapat hinahawakan. Dapat hawakan mo yung mga problema ng mga OFW kung meron man, lalo-lalo na yung issue sa Kuwait, and ang mga problema natin sa energy. Baka gusto mong silipin ang nuclear energy gaya na ginagawa ni Mark Huangco. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Hopefully may natutunan kayo today. Hindi kay Rapi Tulfo, at least natutunan nyo kung ano yung totoo sa likod ng issue ni Aura. Okay? Kung ano man yung dapat niyang kaharapin sa batas, he should face that. That's the consequences of his actions. Nevertheless, guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-share nyo na rin, definitely. I really love to see your comments on the comments box. Ngayon, mas lalo natin dapat ma-appreciate that ang katotohanan ng isa ay hindi rin katotohanan ng kalahatan. I mean, there are three sides of truth. Your truth, his truth, and the truth. Now we know what's the truth. I'll see you in the next video. Bye, guys!